Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So guys, kayo ba ay napakaraming utang o napakaraming dapat bayaran o dapat bilhin o may paparating na mga bayaran sa tubig, kuryente, mga phone bills o kaya naman ay mga credit card bills, yung mga ganyan guys. Itong ritual na to ay makakatulong sa'yo para makahata ka ng bigla ang pera. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, skip mo na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. So guys, ang kailangan lang natin dito sa ritual na to ay cinnamon stick. So isang pirasong cinnamon stick ang ating gagamitin. Kailangan din natin dito ng kulay red na panali. At kailangan din natin dito ng cloves. So ang cloves po ay mabisa din, mag-akit ng swerte, magtaboy ng malas. At kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So isang piraso lang po ng dahon ng laurel ang ating gagamitin. At kailangan din natin dito ng pulang tela. So pwede po kayo gumamit ng pouch o kaya ay ng pulang tela. So pwede po yan kahit alin dyan. At kailangan din natin dito ng papel. So kahit anong kulay ng papel pwede nyong gamitin. Basta sulatan siya. At kailangan din natin dito ng asin. So kahit anong uri ng asin, pwede nyong gamitin yan. At kailangan din natin dito ang ating mahiwagang money oil. So guys, kailangan natin ito para mabilis ang pasok ng pera, mabilis maakit ang pera. Kaya kailangan natin ng ating money oil. So bago nyo gamitin, kung hindi nyo pa siya na-energize, i-energize nyo muna para mas mabilis ang talab. So ganito lang guys ang ating gagawin. Itong ating papel, sulatan ng date kung kailan natin siya ginawa, tunay na pangalan ng taong gumawa, at wishes na gusto mong amount ng pera. Halimbawa, ang mga babayaran mo ay 10,000. So mag-wish ka ng sobra, mag-wish ka ng 20,000. Yung mga ganyan guys. So pagkalooban mo ako ng 20,000 o maraming pera para makabayad ako sa aking mga pagkakautang at hindi na magkautang ulit. Tapos isulat nyo yung money come to me. Money come to me. Tatlong beses po. Money come to me. Tapos tatlong beses din po ng pastor. Pastor. Tapos lagdaan nyo sa baba. At pagkatapos, lagyan nyo siya ng konting asin para walang kumontra dyan sa ginawa mong ritual. Konting asin. Claim. Papasok sa atin kasi kiniklaim natin. Ayan, kiniklaim natin, kaya papasok sa atin. Ayan. Tapos, isilig nyo sa pulang tela. At sa cinnamon stick, sulatan nyo ng amount ng pera na gusto nyong ma-receive. Halimbawa, 20,000 nga. Kung magkano yung sinulat mo sa papel, ganun din yung isusulat mo sa cinnamon stick. So guys, gumamit kayo ng pentel pen, marker, kasi hindi tumatalab ang ball pen. So gumamit kayo nyan, isulat nyo money. Ayan. Tapos, sign ng peso o sign ng dollars. Tapos, amount ng gusto nyong ma-receive. So, $500. Ayan, ganyan guys. Ayan. Pagkatapos nyong isulat dyan, yung amount na gusto nyo, lagyan nyo ngayon siya ng money oil. So, lagyan nyo siya ng money oil. Para mabilis ang talab ng swerte sa atin. So guys, ito ay lagi kong ginagawa. Ayan. Ipunas nyo dyan. At ito ding stick na to ang lagi kong ginagamit guys. Kaya ito ay ganito na ang kulay niya.
yung mapula na siya, kasi ito ang lagi kong ginagamit dito sa ritual na to. Pag yung halimbawa, kulang yung iyong sweldo sa pambayad ng something, pambayad ng ganito, may gusto kang bilhin pero hindi mo naman mabili kasi kulang yung sweldo mo, kulang yung sinahod mo, ganun guys. Lagi ko tong ginagawa, kahit walang babayaran, pwede mo itong gawin kahit wala kang babayarang utang. Pwede mo tong gawin. Kasi ito, lagi ko tong ginagawa, kita nyo, pulang-pula na siya. Kasi pag naiisipan ko siya, pag gusto ko makaakit ng pera, ginagawa ko ang ritual na to. So, ayan. Ito lagi yung ginagamit ko. Kaya pulang-pula na siya kasi lagi ko siyang ginagamit kumpara dito sa iba. Kita nyo? Pulang-pula na to. Pero ito, hindi siya nagbabago ng amount. Kasi yun na yung nakasulat na amount. Pero kung ikaw ginawa mo ngayon, halimbawa nagsulat ka ng 10,000, pero next month, ay malaking pera yung kailangan mo, halimbawa 20,000 ang kailangan mo, pwede mong palitan yung stick, pwede kang gumamit ng ibang stick, tapos isulat mo dun yung amount na gusto mong ma-receive. So pwede kang gumamit ng ibang stick, sulatan mo ng 20,000, tapos yung sinulatan mo ng 10,000, pwedeng itabi mo yun, kasi sa susunod magagamit mo pa yun kapag nangailangan ka ng ganong amount din. So, magagamit mo pa yun sa susunod na ritual. Kaya huwag mong itatapon, itabi mo lang siya, at riritualan mo ulit para makaakit ulit siya ng ganong amount. Ayan, kapag nasulatan nyo na yan, kumuha kayo ng 7 pirasong cloves. So, ayan, 7 pirasong cloves. So, ganito ang gagawin nyo. 7 piraso yan. So, maganda, talian muna natin siya, para hindi malaglag yung cloves. So, ilagay natin ngayon ang cloves dito sa loob. Pitong piraso guys, yung inyong gagamitin. Para hindi siya malaglag. Ready nyo na yung panali nyo. So guys, ito'y napakabisa mag-akit ng swerte, ng pera, bigla ang pera. Napakabisa nito guys. Ayan guys, 7 pirasong cloves ang ating ginamit, at pagkatapos sa dahon ng laurel naman, isusulat natin dito yung tunay nating pangalan. Sulat nyo buo dapat na pangalan guys, kung ano yung talagang pangalan mo. Sa baba, date ng birthday mo. So ayan, ganyan. Tunay na pangalan, date ng birthday mo. Ayan. Pagkatapos, mag-wish ka ngayon dito. Bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkalooban mo ako ng amount na kailangan kong pera ngayon. Dahil ito ay ipambabayad ko o ipambibili ko ng ganyan-ganyan. Ikaw bahala guys kung ano, kung saan mo gagamitin yung pera. At pagkalooban mo ako ng maraming pera, bilhin mo kami ng magandang bahay, sasakyan, at magandang kalusugan. At maging ang aking mga manonood, ma-receive nila ang amount na kailangan nila kapag ginawa nila ang ritual na to. At pagkalooban mo sila ng magandang kinabukasan, pagkalooban mo sila ng magandang kalusugan, at bigyang katuparan lahat din ng kanilang mga kahilingan. So, ayan guys. At pagkatapos, isisilid na natin siya sa pulang tela. So, ang pagsilid, nakatayo po dapat ang dahon ng laurel. Ayan. So, ilagay nyo siya dyan.
At pagkatapos, isabit nyo to sa inyong front door. Kung marami nang lagay ang inyong front door, pwede inyong kwarto. Pero kung hindi mo sarili yung kwarto, tulad po ng ibang nagko-comment sa atin, kwarto daw ng mga alaga nila sa ibang bansa, yung kanilang ano, yung kanilang tinutulugan. So, pwede po na ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Sa unan nyo po siya ilalagay. So, doon nyo siya ilagay sa ilalim doon. Kung ito ay hindi pwede dyan makikita, pwedeng ilagay mo to sa iyong bag para makaakit ng swerte. Dala-dala mo kahit saan ka magpunta, ilagay mo sa bag mo. So guys, ito ay pwede mong gawin palagi, buwan-buwan. Pwede mo namang gawin ng isang beses lang hanggang sa maakit mo yung amount ng pera na gusto mo. So guys, ito'y napakabisa, napaka-effective. Gagawin mo kung ikaw ay merong paggagastusan. Kapag kailangan mo ng pera, gawin mo to. Pero syempre, wag nating kakalimutan, kailangan samahan natin ng pagdadasal, sipag at tiyaga, at paniniwala sa ritual na ating ginagawa. Dahil kung gumawa lang tayo ng ritual at hindi naman tayo kumilos, wala tayong ginawa, ay walang swerteng darating. Hindi darating yung amount ng pera na gusto mo, na pagkagawa mo pa lang, ayan na, umuulan, bumabagyo na ng pera sa harapan mo. So, hindi po ganun, wala pong ganung pangyayari sa totoong buhay. So, guys, kung ikaw ay gagawa ng ganitong ritual, samahan mo ng sipag at tiyaga. Pagsisipag po dapat talaga, at pagtsatsaga sa pagod na mararanasan mo, ganun po talaga ang mga ritual na gagawin natin. Kailangan natin magsipag para tayo ay swertehin. Guys, ito ay magbibigay ng swerte sa atin. Makakatulong ito para gumaan ang daloy ng pera sa atin, para mabilis natin ma-receive yung amount ng pera na isinulat natin dito. So guys, paniwalaan mo lang ang ritual na iyong ginagawa, at bukal sa kalooban, malinis ang kalooban mo kapag ginagawa mo ang ritual na to. At huwag nating kakalimutan na laging magdasal. So ang paggawa po nito ay Tuesday o kaya Friday. Yan po kasi ang pinakamabisang araw sa paggawa ng ritual. So lahat po ng ritual ay mas maganda, mas mabisa, mas mabilis ang talab kung gagawin natin sa araw ng Tuesday o kaya po Friday. 6:30 hanggang alas 8 po ang magandang sikat ng araw sa paggawa ng ritual. Sa loob ng oras na yan ay gumawa ka ng ritual, painitan mo, o kaya naman ay nakaharap ka sa silangan kapag ginagawa mo ang ritual. So guys, lahat po ng ritual, Tuesday at Friday ang mabisang araw. Pero kung wala kayong time, pwede nyo namang subukan ng ibang araw. Depende na lang po yun sa pagkakagawa nyo ng ritual. Kung ito ba ay bukal sa kalooban, malinis ang puso mo sa paggawa, may paniniwala, tatalab po siya. Depende po sa inyo yun. Kahit anong araw nyo siya gawin, depende sa inyo kung paano nyo siya ginagawa. Pero kung kayo ay may time ng Tuesday at Friday, maganda na ganyang araw kayo gagawa ng ritual. So guys, lagi niyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!